Magandang araw po sa inyong lahat. Buksan po natin ating Biblia sa Deuteronomy chapter 11 verse number 12. Ang sabi ng Biblia, "A land which the Lord thy God careth for, the eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year." Tayo po'y manalangin, Lord, pagpalain niyo po ang pag-aaral ninyo salita sa oras na ito. Gabayan niyo po kami, pagpalain niyo po kami. In Jesus' name we pray, Amen. Nakakatuwa po na tayo po ay nasa huling araw ng taong 2023. Napakabuti po ng Panginoon throughout the year, and we have many things to thank God for. Salamat sa kalusugan, salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa provision, maging sa mga pagsubok. Maraming salamat for the trials na binibigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay tumibay, upang tayo po ay makakita po tayo ng mga hiwaga ng Diyos sa ating buhay ngayong taon. Tunay na kung bibilangin natin ang hindi mabuting nangyari sa atin at sa mga mabubuting nangyari sa atin, ay papatunayan ng Diyos na siya'y laging matapat. At makikita natin na talagang ang Diyos ay napagpala po tayo ng sagana ngayong taon. Nakakatuwa po ang Biblia basahin. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay nagmamalasakit mula sa simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Ganun po ang Diyos na meron po tayo, Diyos na nagmamalasakit sa atin. Ang sabi ng Biblia, "A land which the Lord thy God careth for, the eyes of the Lord thy God are always upon it. Alam niyo po, ang Diyos po ay isa po sa napakagandang katangian ng ating Diyos ay nagmamalasakit po ang Diyos sa atin. And He cares for us. Sabi nga eh, casting all your cares upon Him, for He careth for you. At ang pagki-care, ang pag-aalaga, ang pag-aalala ng Diyos sa atin ay sa simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. At ano naman po ang ating isusukli sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Ang sabi ng Bible, in verse number 13, ang sabi ng Biblia, "And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command unto you this day." Alam niyo po, nais ng Diyos na pagpalain tayo at ang mga susi po ng pagpapala sa atin throughout the year. At pwede po talaga natin yung ma-attribute ang mga pagpapala ng Diyos sa atin ay dahil nakinig tayo sa kautusan ng Diyos. Binigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng panahon ng pagsamba, pagbabasa ng Biblia, pakikinig dito sa morning devotions na ito, sa pakikinig sa pastor, pakikinig sa salita ng Diyos, sa paggalang at sa pakikinig ng mensahe ng inyong mga pastor. Ang sabi po ng Biblia, "Hearken diligently unto the commandments of God." Throughout the year, ang nais ng Diyos po sa atin na pagpapahalagahan, pahalagahan po natin ang Kanyang salita. At salamat na nagbigay tayo ng pagkakataon, ng panahon na bigyang halaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia, nagmamalasakit siya sa simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Ganun po ang pagmamalasakit ng Diyos. Ang sa atin naman po ay meron po tayong pagpapahalaga sa pakikinig ng Kanyang salita. Pangalawang bagay po na nais po ng Diyos sa atin throughout the year hanggang sa katapusan ng taon ay ang pagmamahal sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, "To love the Lord thy God." No? Para mahalin ng Diyos. O meron man pong special sa buhay natin, araw-araw hanggang sa huling araw ng taon, and even unto the end of the year, ay dapat po kung paano ang Diyos matapat, nagmamalasakit sa simula pa ng pagsimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, ay gayon din po tayong magmamahal sa Diyos simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Ang sabi ng Biblia, "To love the Lord thy God." Alam niyo po, ang ating Diyos ay makapangyarihan. He will always show Himself powerful. Matapat po siya.
Kaya nga meron tayong mga patutuo na nagsasabi na bagaman hindi tayo matapat, ay patuloy na matapat ang Diyos. Diba? And the Lord has proven it, at kaya nating patutuhanan po yan, na tanging ang katapatan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ano po? Pangatlo ay sa simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, nais po ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Buo ba ang ating paglingkod, paglilingkod sa Diyos? Buo ba ang ating pag-ibig? Buo ba ang ating paglilingkod sa Diyos? Buong puso at buong kaluluwa. Sa loob ng isang taon, the Lord is faithful from the beginning of the year and to the end of the year. From the beginning of the year, ang sabi ng Bible, tayo po ay maglingkod sa Diyos with all our heart and with all our soul hanggang sa katapusan. Maglilingkod po tayo sa Panginoon. At salamat sa Panginoon for this end of the year. Ngayong araw na ito, tayo po ay napagpala ng Panginoon upang biyayaan ang buhay hanggang sa matawid natin ang 2024. Pakabuti ng Diyos sa atin simula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Advance Happy New Year at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po na sa huling araw ng taon, kayo po ay naging matapat, nagmamalasakit po sa amin. Salamat po, Diyos. Alam po namin kulang ang aming oras, ang aming bokabularyo upang banggitin ang napakaraming bagay na ginawa niyo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pagdawid po namin sa bagong taon. Kami po inyong gabayan, hawakan ang aming mga kamay upang kami po ay makinig ng inyong salita, mahalin po namin kayo at maglingkod po sa inyo. Ito po ay aming hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.